Ang bayan na ito na ipinangalan bilang parangal sa isa sa mga pangunahing anak ng Cavite at isa ring magiting na heneral noong rebolusyon, ang General Mariano Alvarez, ang pinakabata ngunit porsigidong bayan ng lalawigan. Nakarating ka na ba rito? Nakapunta ka na ba ng Magra? E sa Umping? Sa Petron din ba ang favorite meeting place nyo? O sa DB Mall? O baka naman taga rito ka na pero hindi mo pa alam ang kasaysayan ng lugar na ito? Welcome po sa Nung Araw! Dito kung saan natin malalaman ang mga kasaysayan ng bawat lugar na atin ang kinagisnan. Kung ibig mo ganitong paksa, mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell icon para lagi kang updated sa mga bagong uploads. Si General Mariano Alvarez ay tubong na Veleta, Cavite. Noong panahon ng rebolusyon ay nakilala siya bilang presidente ng tropang magdiwang sa ilalim ni Supremo Andres Bonifacio. Ang GMA Cavite ay pormerong nasasaklaw ng bayan ng Carmona. At kung tawagin nga ito nung araw ay Carmona Resettlement Project at nagsimula ito noong Marso 1968. Kinailangan linisin ang noy pinapalawig na Quezon Memorial Park sa Diliman, Quezon City sapagkat nasasakupan ng lugar ng mga barong-barong at iba pang hindi otorisadong struktura. Dahil nga dito ay nakipagtulungan ng pamunuan ng National Housing Authority sa National Planning Commission at Department of Health upang bumuo ng mga pangunahing konsepto ng pag-unlad at nirekomenda ng grupo ang paglilipat sa mga pamilyang naroon patungo sa Carmona Resettlement at sila ibibigyan doon ng hindi bababa sa 144 na metro kwadradong lupang pagtitirikan ng kanilang mga tahanan. Noong 10 ng Mayo 1968, ang 51st Engineering Brigade ng Philippine Army ay nagsimulang gumawa ng kalsada para sa mga ililipat na residente ng Carmona Resettlement Site. Habang ang mga kawani naman ng National Water Works and Sewage Administration sa tulong ng USAID ay nagsimulang gumawa ng pagkukunan ng inuming tubig. At makalipas ang ilang buwan ay nasundan pa ng pagpapatayo ng mga pansamantalang himpilan para sa Komite ng Resettlement. Nagbigay ang DPWH ng mga kagamitan at supply habang tiniyak naman ng AFP na may sapat na kagamitan para sa mga nangangasiwa. Noong 3 ng Hunyo, 1968, nagsimulang lumipat ang mga pamilya sa Carmona Resettlement Site. Ang mga social welfare agencies ay nagbigay ng libreng pagkain sa kanila. At matapos ang isang buwan, ang kagawaran ng kalusugan ay nagtayo ng mga klinika. Habang ang kagawaran ng edukasyon ay nagsimulang mga siwa sa pagpapagawa ng mga paaralan, katulad na lamang ng tatlong San Gabriel Elementary School, San Jose Elementary School at Carmona Relocation Center High School o GMAT sa kasalukuyan. Taong 1970, dumami ang kabuuan ng mga informal settlers sa buong Pilipinas at inilipat sila sa lugar ng Barrio San Jose, San Gabriel at sa isang maliit na lugar na sakop ng kabilang baybay Carmona upang mabawasan ang pagsisiksikan sa Quezon City. Buwan ng Enero 1973, lahat ng 7,840 resettlement slots ay napunan na. Kaya ang mga sityo mula sa Area C hanggang Area K ay nagkaroon ng kani-kanilang mga pinuno na naumpisahan sa Area J. At ito ang lupon na bumubuo sa nooy Carmona Community Resettlement Council. Maliban sa Area A at Area B, napawang mga taga-baryo sa San Jose sa ilalim ni Chairperson Paterno J. Garalza. Pinangasiwaan ito ng nooy butihing mayor, Cesar E. Casal, hanggang sa kanyang mga nalalabing taong panunungkulan. Taong 1974, dahil sa kakulangan sa pang-araw-araw na pangangailangan, tulad ng bigas at asukal, nagsama-sama ang lupon ng Carmona Resettlement Council sa pamamagitan ng mga barangay chairpersons nito upang bumuo ng asosasyon ng mga barangay leaders. Isang kasunduan ang nalikha sa pamamagitan ng itinalagang opisyal sa pagkuha ng pondo at upang mapabilis ang daloy ng mga supply, ang nooy Barangay Area J Secretary, Ginoong Walter D. Echevarria Jr. Nakikinita-kinita niyang kinakailangan ng lingguhang paglalaan ng 115 kabang bigas na may 100 kilo bawat isa na nagkakahalaga ng 150 pesos
upang makasapat sa kanilang pamumuhay. Hindi naglaoy nagkaroon ng pangipangilang negosyo sa lugar na nagdulot ng trabaho para sa mga mamamayan nito. Gaya na lamang ng The Vision Cinema na inabutan namin bilang BBJJ Cinema noong 90s na siyang pagmamayari ni Ginoong Dominador G. Virata sa pangangasiwa ng kanyang anak na si Ginoong Leonicio G. Virata na naging kauna-unahang nahalal na mayor ng GMA. Naglagay rin ng First Cavite Electric Company ng mga linya ng kuryente sa lugar kalaunan hanggang sa humalili na rito ang Meralco. Naging maingay ang bulong-bulungan hinggil sa plano ng asosasyon sa pagiging independyente ng lugar. Hanggang hindi nagtagal at nagsumite ng dalawang magkasunod na resolusyon ng sangguniang bayan ng Carmona at sa tulong ng nooy butihing gobernador ng Cavite, Juanito R. Remulla Sr. Ang Resolution No. 58 noong 1977 at Resolution No. 13 noong 1978. Na sinang-ayunan ng sangguniang panlalawigan ng Cavite ay siyang naging susi upang makapagsarili at maging isang bagong munisipalidad ang lugar. Ang utak sa likod ng pangalang General Mariano Alvarez para sa lugar ay nagmula kina Assemblywoman Helena Z. Benitez ng unang distrito ng Cavite at Ginoong Jose A. Roño, ministro ng lokal na pamahalaan at siya ring majority floor leader sa batasang pambansa. Si Assemblyman George Nunez ng ikalawang distrito ng Cavite ay tumulong kay Binibining Benitez sa pag-sponsor ng Batasan Bill o Panukalang Batas. Nagtulungan silang dalawa upang maisakatuparan ito sa pamamagitan ng pakikipagtalakayan sa mga committee hearings at assembly sessions. Noong 30 ng Hunyo, 1980, matapos ratipikahan ng mas nakararaming boto ay nagsagawa ng plebisito ang bayan ng Carmona at General Mariano Alvarez na may 80 araw matapos aprubahan ng batasang pambansa ang bilang 78. At sa pamamagitan na nga ng Parliamentary Bill No. 631 na binasbasan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, ang mga unang hanay ng opisyal ng GMA Cavite ay nairekomenda sa pamamagitan ni Governor Remulla Sr. Naging epektibo ang patas na pagsasalin at paghahati ng pondo at mga ari-arian ng Nooy Carmona Resettlement Area mula Bayan ng Carmona patungo sa bagong tatag na munisipyo ng GMA. Kabalikat dito ang Commission on Audit upang mabigyan ng inisyal na pondo para sa pagpapatakbo ng kanilang munisipalidad. Ang pamahalaang panlalawigan ay nag-abot ng puhunan sa bagong tatag na GMA Cavite. 14 ng Marso, 1981, naganap ang inaugurasyon at panunumpa ng mga itinalagang opisyal ng GMA Cavite na nangyari sa Carmona Relocation Center High School na ngayon ay GMATS. Inanunsyo ito ni Kagalang-galang Jose A. Roño, ministro ng lokal na pamahalaan sa pagpapaunlad ng komunidad. At ang mga nahalal na opisyal ay ang sumusunod: Mayor Leoniso G. Virata, Vice Mayor Perfecta Z. Calix, ang sangguniang bayan members Alfredo C. Diaz, Paterno J. Garalza, Tomas E. Abueg, Nicarte A. Swanson, Virgilio T. Anzero, Mito B. Castelo, Pablo P. Garachicho, at Manuel B. Lara. Association of Barangay Council President Eduardo Ulitin at ang KB Chairwoman si Maria Antonieta Y. Orasyon. Noong 25 ng Marso, 1985, nagpasa ang pamahalaang panlalawigan ng Cavite ng ordinansa. Sa bisa ng Legislative at Administrative Act ay nagsagawa ng referendum na lumikha ng 27 bagong barangay mula sa orihinal na 10 na bumubuo sa resettlement area. Lumipas ang makalawa at naganap ang isang mass oath-taking ceremony para sa lahat ng 27 bagong talagang opisyal ng bawat barangay. Ang Philippine National Railways Corporation ay nagtayo at naglaan ng 13 biyahe sa may baryo San Jose, habang si Ginang Nicolasa Virata naman ay nagbigay ng alternatibong paraan ng transportasyon para sa mga residente ng bayan, katulad ng commuter jeepneys at tricycle.
Sumasa ilalim ang GMA Cavite sa iba't ibang yugto ng pagsubok. Ngunit sa pamamagitan ng walang sawang pagsisikap ng mga opisyal ng munisipyo nito, taglay ang Comprehensive Land Use Plan ay makakasigurado ang mamamayan ng kanilang pag-unlad sa malapit na hinaharap. Ako'y babalik sa ibang araw.